Yo, what's up mga kabuknoy at welcome back nang sa ating channel. So mga kabuknoy, meron tayong i-share sa inyo ng karburador ng Honda Supreme. Di na lang sa atin to ng ating idol na isang mekaniko. So para magpa-pull out sa kanyang Honda Supreme. So bali pinagawa lang din sa kanya to na karburador. Ang problema lang sa karburador yung sa kanyang pita ng hangin sa may breeder screw. So ito yung mga kabuknoy, yung problema sa kanyang breeder screw, yung na-lustrid. So kaysa bibili tayo ng bago, original or replacement, magandang kabok na ipa-repair na natin kaysa makabibili tayo ng bago para mas makalitin tayo. So bibili nga sa mga kabok na yung carburetor ng Honda Supreme, napakamahal, mayroon sa 5,000. Sayang nga din 5,000 kaysa yung ito lang naman yung problema natin. Kaya natin gawa ng paraan yan, kaya natin pull out yan. So bago ng lahat mga kabok na, bago natin pakita sa inyo kung paano mag-pull out. Shoutout muna kay Saldi Mabilangan at kay John Coolis Vlog. Shoutout sa inyo sir, maraming salamat sa yung support sa aking channel. Share ko sa inyo kung paano mag-pull out ng ganitong problema sa kanyang pita ng hangin sa mga carburetor. Gagamitan tayo ng barina na 532 at saka yung 316. So itong gagamitin natin na barina at saka itong panglas natin na gagamitin yung hand tap na 6.0. So itong gagamitin natin mga kabuknoy para ma-pull out natin, matalagay natin ng thread yung ating carb na Honda Supremo. So mga kabuknoy, umpisa natin. Shoutout po sa ating idol na sa mekaniko. Dati kasi nag-aaral pala ako siya mekaniko na. So idol po talaga to. Shoutout kay Johnny Boy. May share ko sa inyo yung paano mag-pull out ng carb na nag-stack up yung breeder screw. Kabok na yung gagawin natin, unang barina na gagamitin natin or 532 yung gagamitin natin na barina. Ito yung upisa natin dito sa ating na-lustrid na breeder screw. Kaya mga kabok na yung masintrohan nyo yung pinakatanso kasi once na hindi nyo masintrohan, masisira yung labi or thread ng ating karburador. Sayang yung pagpo-pull out natin kung masira yung thread o lalaki yung butas. So yan, nabutasan natin na 532, ininex natin yung barina na 316. Ito yung panlas na barina na gagamitin natin para dito sa carb. Kalikit agad silpon. Pag-init ka na pagka... Ang ginagawa ko, ina-heart ko naman. So yan guys, nabutasan na natin ang 316. Ininix natin yung hand tap natin. Ito yung thread na gagamitin natin para doon sa ating repair kit na Supremo. Lagyan ko muna ng thread. Lagyan ko na siya ng thread, kailangan yung pinakadulo spring tsaka yung pinakadulo ng air niya sa hangin, yung parang karayom, kailangan matanggal natin mga kabuknoy. So tanggalin ko muna pa natin yung spring tsaka yung pinakakarayom sa may loob niya. So mga kabuknoy, tanggalan natin yung spring, ninex natin yung pinakakarayom. So ayan, kung mapansin nyo may naiwan pa rin sa bandang loob. So mga kabuknoy, tanggalin natin yung pinakakarayom, sasabi ko. So ayan. Ito yung sasabi ko na kailangan matanggal natin yung pinakadulo. Kasi pinaka-importante na matanggal natin yan. So kung hindi natin matatanggal yan, yung pinakakarayom, bali wala lang yung pag-pull out natin kasi hindi pa rin ma-adjust yung hangin ng ating breeder screw. So lagyan ko rin ng thread mga kabuknoy. Repair kit ni. Wala din. Ah,
So yan guys, ito na, na-pull out na natin yung nag-stack up na blazer screw sa mga carburetor natin, na pull out na natin. So yan, ganun lang mag-pull out ng carburetor sa mga stack up. Sa mga hindi pa nakakalam, ipi-PM nyo lang sa akin YouTube channel, saka sa akin Facebook page. Pwede kayo mag-PM mga kabuknoy. So mga kabuknoy, hanggang dito lang muna. Sana may natutunan kayo kung paano mag-pull out ng mga ganitong problema sa ating carburetor.